Magandang araw po ulit sa inyo. Medyo napabalik ako. Oh guys, ano yung mga nagtataka kung bakit ganito na ang content ko. Nag-iba ho tayo ng content kasi feeling ko wala nang kabuluhan yung pag-usapan ng Itbulaga eh. Tsaka yung mga ginagawa ni Yorme. I'm happy for Yorme na pabalik siya ng ano, pabalik ho siya ng showbiz. Yun ang huli kong balita sa kanya. Pero ito merong mga mas malaking issue on hand na hindi masyadong nabibigyan ng importansya, no? Kasi konti lang sa atin ang nakakaintindi talaga ng geopolitics eh. Yung tinatawag na politika ng mga bansa. So, simplihan na lang natin. Pag pinag-usapan po natin ang geopolitics ngayon sa Pilipinas, number one na topic dyan ay ang West Philippine Sea, South China Sea. Kasi dyan tayo mayroong problema. Ang unang-unang natin problema dyan, inaangkin ho ng China, hindi lang inaangkin, kinakamkam. Nilalapang. No? Nilalapang ng China ang resources natin dyan sa West Philippine Sea. Yun po ay importante. Kita nyo naman, nagtataasan ang presyo ng bilihin ng pagkain, di ba? Bigas, mataas na nga ang ano eh, lalo na ulam, di ba? Napaka-importante pa naman ang protina. Protina gaya ng isda, no? Hindi naman pwedeng puro gulay lang kakainin natin. Kailangan rin natin ng protina. Diba? Ang karaniwang protina ng mga Pilipino, isda, no? Isda, kundi manok. Pero karaniwan isda, lalo na na sa probinsya. Kasi madaling nahuhuli lang yan eh. Diba? Lalo-lalo na sa Palawan, sa mga areas ng up north, di ba? Okay. Ang problema ko natin dyan, nauubos ng China. No? Di lang ng China, pati nga Vietnam eh. Problema natin dyan. Tapos, eto pa. Makakarinig ka pa ng isang senador na kagaya ni Robin Padilla na parang pinagtatanggol itong China. No, wari nga sinasabi ni Senator Padilla, eh tayo ang aggressor dyan sa area na yan. O eto, dun sa balitang lumabas na to, makikita ko natin kung sino ang aggresibo dito sa area nito, kung sino ang nangangamkam. Diba? O panoorin mo natin ha, importante po ito, wag ko kayong biglang lilipat ng ano, eh, sabi, wala kasi si Yorme. Importante ho si Yorme po, eh, iniwan na tayo. Nag-showbiz na. So, wala na tayong maasahan sa kanya pagdating sa politika. Ito ngayon ang bagong kailangan natin tutukan. Hindi ho election lang. No? Hindi ho politika lang na pang-presidente. For the next ilang years pa yan bago tayo magkaroon ulit ng presidential election. Kung magkakaroon ho tayo ng presidential election, ha? Kasi kung hindi mo natin tututukan itong West Philippine Sea, hindi mo natin susuporta ng ating gobyerno ngayon, ewan natin, baka masakop tayo ng China, di ba? Ang presidente natin, si Xi Jinping na. Gusto nyo ba yon? Chinese ang ating ano? Una-una, hindi tayo magkakaintindihan. Okay, so ito, panoorin natin kung gaano tayo napastanganin ng mga Chino, ha? ...were seen in the... Tama na, umpisa natin sa umpisa. ...fishing vessels in the West Philippine Sea. Based on their latest monitoring, 30 Chinese vessels were seen in the Iroquois Reef, Sabina Shoal, and Naris Bank. Another patrol conducted in late August revealed the presence of 33 Chinese fishing vessels in the Iroquois Reef. The AFP says the presence poses risks to the country's maritime security and the preservation of the marine environment. As for the Philippine Coast Guard, it says China is now actively blocking their vessels from entering Ayungin Shoal. Yan. Diba, nung una, Coast Guard ng Chinese. Ang Coast Guard ho ng Chinese ay military po yan. Nilinaw ho yan doon sa Senate hearing na naganap recently. Military po ang Chinese Coast Guard. Dahil yan ay under ng PLA or People's Liberation Army ng China. Tama ba? PLA? Anyway.
Lumalabas, basta sabi ng resource person, yung Chinese Coast Guard ay military. Yung sa atin na Coast Guard ay civilian. Dahil under po yan ng Department of Transportation. Okay, so anyway, eto. Another thing that is worth noting with the last resupply, it has become more obvious that the Chinese Maritime Militia is now taking orders from the China Coast Guard to actively block the entrance of the Philippine Coast Guard vessel or as it approaches Ayung Insho. Before, these Chinese Maritime Militia vessels are very covert, no, in taking orders from the China Coast Guard. But this is more obvious. Yeah, no? China's expansionist policy is the source of escalating maritime tensions in the region. That's according to Defense Secretary Gibo Teodoro. Yun. Kasi anyway, dito muna tayo sa paglusob ng mga Chinese vessels. Kakainis, ano? Maraming nagugutom dito sa Pilipinas. Tapos, yan, hahayaan natin yan. Pero yun yan. Yung Palawan has some of the poorest areas. And konti lang ang layo ng Palawan dyan sa mga areas kung saan pupunta yung mga Chinese vessels. Diba? Eh kung nagkagwardyahan natin ang matino yan, siguro naman, mas marami tayong islang makukuha dyan. At in turn, siyempre, yung mga tao dyan sa Palawan at hindi lang dyan sa Palawan, pati dito sa Maynila, no? Aabot ng Maynila yan. O, hindi mas mababa ang presyo ng pagkain natin. Napaka-importante pa naman ang pagkain ngayon, no? Kakapunta ko lang kanina sa, ang bigas dito, ha? Siyempre, hindi ka naman bibili ng 45 na pangit, di ba? Bibili ka ng siguro 55, pero hindi naman dapat umaabot ng mga 55 yan. Diba? Kung yung 45 mo, maganda. Anyway, nagtataasan po ang presyo ng bilihin ngayon at lalo pang tataas ang presyo ng bilihin natin. Kung papabayaan ho natin yung nagaganap sa West Philippine Sea na pasok ng pasok yung mga Chinese fishing vessels na yan at hinaharas pa yung nakabantay natin na Navy ship, yung Sierra Madre. Ang gusto ko kasi nila, matigil yung mga supply runs dyan sa Sierra Madre. O, siguro, di wala nang nagsusupply sa Sierra Madre, baka mamatay yung mga Navy ho natin doon sa gutom. O, diba? Makatao ba yun para sa China? Hindi ba atake yun sa atin? Gutomin yung mga Navy natin dahil hindi makapag-resupply. Kaya sinabi ko kay Armand, dapat ungkatin natin itong proposed na Committee on Un-Filipino Activities, no? Kasi sa panahon ngayon, kailangan pumili na talaga tayo na side. Sa Pilipinas ba tayo o sa China? Okay, kung sa Pilipinas tayo, dapat yung interest yung makakabuti sa Pilipino ang pinipili ko natin. Makakabuti ko sa Pilipino, yung area niya sa West Philippine Sea, walang makapasok dyan na ibang barko na mangingisda. Nasisira ng corals natin, kukunin na lahat ng isda natin. Aagawan tayo ng pagkain. Di ba? Tama ba yon? Agawan tayo ng pagkain? Isipin yan. No? Sabi nung isang follower ko dito sa channel, hindi naman tayo ina-atake ng China eh. Oo, hindi tayo kinakanyo ng China. Pero tignan mo naman yung ginagawa. Sinasakop yung mga ilang isla dyan. No? Yung Panatang Shoal sa kanila na. Spratlys kanila na. Hayaan pa ba natin mapunta sa kanila yung Ayung Insho? Pag nasa kanila na yan lahat, wala na. Hindi na natin makukuha yan. Hindi nila ibabalik sa atin yan. Yun ang problema. O pag nasa kanila na yan, Eto pa, napakaraming oil and gas reserves po sa area na yan. May projection ho tayo na yung current
oil and gas reserves na kukuha natin from Malampaya ba yun? Eh, mauubos po yan. Kailangan po natin ng panibagong source. Saan pa tayo kukuha kundi dyan? Bakuran po natin yan. Sa atin po yan. Dapat sa atin yan. Oh. Pag wala tayo na po ang oil and gas reserves dyan, ano mangyayari? Tataas ang presyo ng kuryente, ng gasolina, ng lahat ng bilihin. Napakataas na po ng presyo ng bilihin ngayon. Diyos ko. 1,000 pesos parang hindi pa mababasa, hindi pa mapupuno ang isang basket na maliit. Eh, anyway, ako, sana supportan niyo po ako dito sa pagtutok ko dito sa West Philippine Sea. I need your likes. O syempre, subscribe na kayo. Kung hindi pa kayo subscribe, please subscribe. No? Nag-susumamo po ako sa inyo. Supportahan niyo po ako dito sa aking mission na palawakin ang kaalaman, ang awareness tungkol dito sa West Philippines. Kasi parang wala masyadong ano eh. Wala masyadong nakikialam eh. Wala masyadong mayroong pakialam dito. No? So, yun naman po. Paul for All Social Media Suit. Bye-bye!